Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa aking kusina, GrandMamala Kusina. Ngayon po ay magluluto ako ng nilagang buto-buto ng baboy. Gamit ko ang Ninja Foodie. Tara po, samahan ninyo ako. Ayan po ang buto-buto ng baboy. Nahugasan ko na siya. Pinakahugasan ko po siya dahil yan ay buto-buto. Maraming dugo sa pagitan niya. So, kailangan hugasan mabuti. Ngayon, lalagyan ko po siya ng 1 tablespoon of salt. And then, ilulubog lang po natin sa tubig para i-pressure cook ko siya ng 20 minutes. Kailangan po nakalubog sa tubig para lahat ay lumambot. Konti pa po. Ayan. Ayan, nakasalang na po ang buto-buto ng baboy sa Ninja Foodie. Papakuluan ko muna po siya bago ko siya i-pressure cook para matanggal yung excess blood dun sa buto-buto, yung pinaka-bubble sa pagkakulo niya, tatanggalin natin. And then, dahil ngayon ko lang po gagamitin itong Ninja Foodie, inilagay ko siya sa Sears. Yan lang yung nakikita kong malapit na choices para makuluan siya. Ang option kasi dito, pressure, steam, slow cook, tsaka Sears. So, nilagay ko siya sa Sears High. Then, iintayin po natin siyang kumulo. Then, tatanggalin yung bubbles. Tapos, bubbles or suds, and then noon natin siya ipe-pressure cook ng 20 minutes. Okay, balik po tayo. So, ayan na po ang ating buto-buto after ko siyang pakuluan. Wala namang masyadong naging yung bubbles or yung bula. So, idiretso ko na po siya na i-pressure cook. Yan, pe-pressure cook po natin. Ito, make sure na yung nozzle nasa seal side. And then, turn on. Pressure cook. Timer. Pressure cook po siya ng... Dahil pinakuloan ko po siya ng 10 minutes ngayon, pa-pressure cook ko lang siya ng 15 minutes. Let's start. Yan, after 15 minutes na pressure cook, malambot na yung ating karne. Yan, nakikita nyo kung gaano siya kalambot. At ngayon, nasa... Kalagay siya sa steam option. Papakuluan ko kasama nung gulay. Ngayon ko na siya titimplahan. Ngayon po, titimplahan ko ang nilagang buto-buto ng baboy. Ito po ang aking mga gulay. Steam banana. Pre-cook na po siya. Ito ilalagay ko pagka inop ko na yung Ninja Foodie. At itong corn, pre-cook na rin. Bibili po siya sa Asian store na frozen at luto na. Kaya, pagkaluto na yung nilaga, nung pa lang siya ilalagay. And then, yung onion, potato. Yung onion ko po, kalahati lang. Isang large na onion yan, kalahati lang ilalagay ko. And then, lalagyan ko rin siya ng buong paminta or whole peppercorn. And then yung cabbage or repolyo. Itong repolyo, pinaghiwa-hiwalay ko po para mahugasang mabuti. Although, konti lang siya pag naluto. And then yung spinach. Yung spinach, ilalagay natin siya pagka isa-serve na lang para hindi siya ma-overcook. O, sige po, ilagay na natin ang ingredients sa ating nilagang baboy. Ilagay na po natin ang mga ingredients pang natitira. Bali, ang pinakulaan ko lang po itong buto-buto sa isang tablespoon na salt. Ngayon, lalagyan ko siya ng
1 tablespoon na peppercorn. And then, yung onion. Hintayin po natin lumambot itong patatas. Patatas. Kulaan lang po natin siya doon pa sa natitirang ingredients and then titimplahan natin mamaya yung gulay pagka all luto na, almost cook na yung ating potato. Noon lang i-add yung gulay. Tignan po lang yung lasa ng alat. Matabang pa, pero mamaya na natin titimplahan, lalagyan ko siya ng patis later. Balikan po natin. Dadagdag ko na rin po yung corn. Although luto na siya, mas masarap pagka malambot yung corn. And takpan na lang natin. Nasa sa inyo po kung ang anong gusto nyong ilagay ng gulay, kung gusto nyong may corn or wala, saging. But yung pinaka-basic po na nilaga is repolyo at patatas lang talaga ay nilalagay. Ngayon, intayin natin siyang kuluan. Nakalagay po siya kanina sa steam. Pero it takes a while bago siya mag-boil, bago kuluan. So ngayon, inilagay ko siya sa pressure cook ng 4 minutes. We'll see po kung lalambot yung patatas at yung corn in 4 minutes. Bali, 4 minutes na pressure cook. Medyo komplikado ang magluto dito sa Ninja Foodi, lalo na ngayong hindi ko pa siya kabisado. After 4 minutes po na pin-raise, pressure cook, I would suggest na 2 minutes lang po kasi nag-over. sumobra lambot ng patatas. Or hindi po pressure cook ang gagamitin kundi yung simmer din, but you have to put the lid on. Now, lalagay natin ang repolyo. Medyo komplikado hanggang sa ma-master natin yan. Gutom na ang aking mga ganado. Lang natin kuluan na minsan yung repolyo and then that's it. Lagay ko na rin yung banana. Okay, dadagdagan ko po siya ng seasoning, magic syrup. Yan, pagkulo nito, luto na ang ating nilagang
nilagang baboy sa Ninja Foodi. Tapos sinara ko yung kanyang takip. Nakaon ba? Nakasteam po siya ngayon. Hintayin lang natin kumulo. Kainaman pag-casting po, hindi ganun katagal yung pag-release ng pressure, not like dun sa pressure cooking. Okay, balikan po natin. Buto-buto. Lasang lasa doon sa sabaw. Kainan na. Okay, huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel. Medyo naging komplikado lang po ang pagkaluto sa Ninja Foodi dahil hindi ko pa rin siya ganun kabisado, pero yung naging finished product po ay masarap. Masarap na masarap. Eh, hanggang sa muli po, itong yung GrandMamala na nagsasabing have a happy and healthy life, everyone. Bye-bye till my next video.